Hello lads, good day. So, dito na ulit tayo sa ginagawa natin. So, makikita nyo, may ibang klaseng wire dito mga natin. So, itong wire na to is para sa speaker. So, share ko lang itong pag-install natin ng speaker dito sa ginagawa natin. So, yung ginagawa natin is naka-include yung speaker installation dito mga lads. So, dun sa mismong residential is may, dito sa second floor ay may 16 na speaker. 80 watts kada isang speaker mga lads. Papakita ko yung layout. So, ito is ginawa ko lang yung layout mo. Magbibigay na rin ako ng idea kung paano nagwa-wiring yung sa mga speaker mga lads. So, meron kasi nabibili ng mga amplifier sa mga ganito, sa mga paging system. Mga PA system is built-in sila sa mga speaker na para dun sa pang-ceiling. So, meron mga pang-ceiling na speaker is may transformer yun sa loob. So, kahit i-parallel nyo lang yung mga speaker na yun, let's say sabihin natin na yung unang channel is 8 na speaker, then susunod na channel is, yung channel 2 is 8 speaker din. So, naka-parallel lang yung parang outlet mga. So, yun yung ginagamit na may kasama dun sa speaker na transformer. So, kung ilang wattage yung speaker is makakaya nung wire na yon. Kung dalawang wire lang yung patatakbo yung mga lads. So, makakaya yon. Gawa nung parang pinakang driver nung speaker yung transformer niya. So, sa case nito mga lads, ordinary amplifier yung gagamitin dito. So, may nakabili na rin ng mga speaker. So, papakita ko na lang yung speaker. Then, yung speaker na yon is ordinary na pang amplifier na ordinary lang. So, wala siyang driver unit. I mean, wala siyang transformer na katulad dun sa mga pang PA talaga mo. So, ang mangyayari, katulad nito. So, dinrowing ko yung nilayout ko lang muna. Ay mga lodi. So, yung mga bilog-bilog na yan is yan yung pinaka-speaker mo. Ayan. So, ito is 16 speaker lahat mga lad. Yung every speaker is meron siyang 8 ohms. Makita nyo dyan. Bali, hindi nyo makita. Dun sa drawing. I mean, dun sa pinakang speaker mismo, may nakalagay na 8 ohms dun. So, papakita na lang natin yan. So, 8 ohms yun. Every speaker. So, ito is 8 ohms. Ito is 8 ohms. Lahat dyan is 8 ohms mga lad. So, ang gagawin natin is pagpaparallel natin yung dalawa. So, yung 8 ohms na yon is magiging 4 ohms yung mga lodi. Magiging 4 ohms yung dalawa niyan pag pinagparallel nyo. Yung dalawa na to is magiging 4 ohms din yan kasi 8 tsaka 8 pag pinagparallel is magiging kalahati lang nun. So, magiging 4 ohms. So, paano natin ibabalik yung 4 ohms na yon dun sa kailangan maging 8 ohms to mga lodi. So, ang gagawin natin is pagsisirisin natin yung dalawang, itong dalawa na to, tsaka itong dalawa na to. Kaya magsisiris sila. Yung positive ng speaker na to, pupunta doon sa negative ng speaker dito. Then, yung out nyan na positive is yun yung positive mga lods. So, nakaparallel naman yung dalawa yan. So, positive. Then, yung negative ng isa, ang isang set na to, yun yung negative ng sa terminal. Kaya pag nag-series yan, dalawang, yung apat na yan, pag nag-series yan, is magiging babalik siya sa 8 ohms mga lods. Ayan. So, 8 ohms ang magiging forma nito mga lods. Sa layout, is ginawa natin na zoning mga lods. So, ito isang zone ito. Then, isang zone ito. Alin pa yung pinagsama ko? Ito pala, pinagsama ko itong dalawa na to. So, magkasama to, isang zone to, then isang zone to. So, lahat yan is 8 ohms. Yan yung naging layout nung sa speaker mga lods. So, sa electrical, nagagamit din natin yung ano na yan, yung parallel and series connection. So, katulad nga nito sa mga ganito, sa speaker, kailangan natin magamit yung ganong sistema, ang parallel and series connection. So, yan mga lods. So, share ko lang sa inyo yung ganong sistema ng pag-install and pag-wiring. So, narito is installation layout tayo ng pipe and wires. Ayan, makikita nyo yan. So, yung layo nyan is yan yung layo ng mga speaker mga. So, naka-concentrated lang muna tayo dito sa portion na to kasi nagkikisamin na dito. Dun sa loob na iba, nalagyan na natin yan. Sa mga kwarto, nalagyan na natin yan. So, dito tayo nagko-concentrate ngayon kasi dito sila nagkikisamin. So, hinahabol natin. Ayun mga lodi. So, yun lang yung pag-layout natin yan. So, yung layout is sundin nyo lang yung drawing kung saan nakalagay yung speaker. Then, kayo na yung maghati-hati nung yung katulad dito, yung ginawa natin na zoning. Yeah. Inano lang natin to. Kung magsano, i-separate lang natin yung kada baba ng mga speaker mga lodi. So, lahat ng speaker is bababa dyan sa, makita nyo, may JB ron, may wire. Bababa lahat yan dyan.
Dito kasi yung pinakang sala, pinakang theater room ng nitong bahay na to, dyan sa lugar na yan. Kaya ilalagay natin yung mga wires dun mga lods. So yung amplifier niyan is dyan mapapalagay lahat. Hi mga lods, so kain na muna. So mamaya na lang ulit. So kung hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. Don't forget to comment na rin para may feedback sa mga videos na in-upload ko mga lods. So ito mga lods is sharing lang para magkaroon kayo ng idea about dun sa mga connection ng mga speaker. So halos ganyan lang ang magiging ano yan, magiging connection. Pero yung layout is kailangan malaman nyo kung saan kayo magpa-parallel and kung saan kayo magsi-series ng wiring nyo. So yun yung pinakang diskarte na dapat ay malaman nyo agad dun sa pwesto, dun sa location ng paglalagyan ng speaker. Ayun mga lodi, so medyo marami-raming speaker to para dun sa... So ang ginawa kasi is kinala talaga yung speaker. Ayun mga lods, sa susunod na video na lang ulit natin. So ito yung sineshare ko lang about sa mga speaker na ceiling speaker para sa ganito, sa bahay. Ayun mga lods, ciao! Shoutout ka pa pare! Kain na po. Hey mga lodi, so ito yung ilalagay natin na sa ceiling, yung speaker sa ceiling yan. Yan yun. So ito yung tsura niya mga lods. So yung ganitong speaker, ordinary speaker to. So 80 watts yung nakalagay dito, 80 watts per speaker. So sa isang kaon nito is dalawa yan, left and right na yan ng paglalagyan. So sa dami nito mga lods, ang gagawin natin is pag paparalelin lang natin yung dalawa nito. Sinabi ko na yun dun sa kanina pag-layout. So pagparalel natin, then yung dalawang parallel na yun is pagsisirisin natin. So ito yung kanyang studio acoustica, acoustics. So ito yung imamount natin dun. So dun sa insulation mga lods, sa insulation ng nitong speaker, so kukunin lang natin yung pinakang ito, yung dito sa side na to, then dito sa side na to mga lads. So ayan, so kahit mga 20 cm, ayan 20 cm, pasok na yung 20 cm kasi meron yan dito sa harap na meron pa siyang ano dito, parang pag nagkakapitain ng ano mga lads, na mga pin light at saka mga down light, ganun lang din yung style niyan. So mas malaki to, mas malaki itong circumference nito dun sa dito, mas malaki yon. Kaya kahit mag 20 or 21 tayo dyan, ayan 20 mga lods, 20. So kahit mag 20 tayo, sakto na 20, may luwag na yan na konti. So 20 yung gagamitin natin na sukat, circle, para dun sa sukat nito. Ayan mga lods, ito yung gagamitin natin na speaker.